Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, alamin natin ang yearly tarot reading mo guys. So, simulan natin ng January hanggang December. So, ito ay general reading muna. Ano ba ang messages, vibration, kapalaran para sa lahat ng Pisces? General reading sa buong taon. Okay. Okay, Pisces. Okay, so since it's a general reading, gamitin natin ang ating intuisyon sa panunood. Kumuha tayo ng, unahin natin yung 6 months mo. So it's January, February, March, April. Dalawa pa, May and June. Okay, so first 6 months muna tayo. Okay. So for the January guys, sinasabi ng baraha mo na mayroon ka ditong 9 of Earth, Pisces. 9 of Earth, posibleng ma-enjoy mo ang buwan na to. Enjoying life's little luxurious. Spending quiet time alone. Successful self-employment. So, ito ay 9 of Pentacles. So, ibig sabihin, wish fulfillment sa usaping pera. Financial, tangible. Worldly things, earthly things. So, medyo may enjoy natin ng konti ang ating buhay ng Enero. So, siguro ano, wala kang masyadong magiging concern sa usaping pera. Medyo sufficient pa. Sufficient yung pera mo and magkakaroon din tayo ng pagkakataon sa buwan na to na makapag-relax, makapag-meditate, makapag-pray, makapag-contemplate. And if ever na ikaw ay self-employed, freelancer, negosyante, or kano pa man, successful yung venture mo sa buwan na to. Okay. Tingnan natin dito sa isang baraha. Ano ba ang message para sa'yo ngayong January para sa lahat ng Pisces? Okay, January. Oh, so maganda to. So nakikita natin dito guys na for the month of January, abundance of opportunity and resources. So, Ace of Earth is Ace of Pentacles. Ibig sabihin, ang dami-daming mga financial opportunities, abundance. So, may mga iba sa inyo dyan na magsisimula ng bagong trabaho, may negosyo ngayon open, positive yung outlook sa financial, may magandang pasok ng pera, yung Enero, and maraming posibleng financial new beginnings. Sobra kang magiging creative siguro or sobra kang magiging ang tawag dito, confident sa usaping financial mo. Okay? So, next is alamin natin kung ano pa ang possible na mensahe sa'yo sa buwan ng January. Okay, 2 cards. And mayroon kang Page of Wands and 7 of Cups. So, ang dami-dami mong choices dito, guys. So, for example, sa January, maraming offers sa'yo na pwedeng magbigay sa'yo ng assistance. Parang ano to, beginning of good luck, good fortune para sa'yo. Kasi itong Page of Wands is future to. Good promise para sa yung future. And yung 7 of Cups is maraming options. Ang dami-dami mong pwedeng pagpilian. Marami ka din na suporta na makukuha sa mga like-minded individuals. Marami din ng mga tao sa paligid mo na pwedeng kumbaga makikipag-celebrate sa journey mo or makikipag rejoice. Yun.
celebrate sa kung ano man ito na posibleng narating mo. And sinasabi ng Burahan na January is relax ka muna. So yun nga yung sinasabi na spending quiet time alone. Huwag tayong masyadong stress. Okay, huwag nating i-stressin ang sarili natin kasi simula pa lang siya ng buwan. And kung makikita mo dito, wala ka namang problema kasi financially, maraming magsisimula sa buhay mo. And at the same time, marami din ikaw na magsisimulan ka and may mapu-fulfill ka, 'di ba? Sobrang ganda nun eh. Like may new beginnings, may mga success, successful new beginnings and successful endings. Okay? Okay guys, so yan ay January. Tingnan natin ang February. Okay, February mo is King of Fire. So, atong February mo is parang nagsasabi sa'yo na yun, dala-dala ng energy from January. Pagdating ng February, sobra ka pa rin na passionate. Diba? Parang ang sinasabi sa'yo dito ng King of Fire na to is sobrang creative, innovative. So, if may pera ka, posibleng marami kang maiisip na ideas kung ano yung pwede mong gawin ng negosyo, paano mo palalagin ang pera mo, paano mo ito isisave, ano yung gagawin mo na pwedeng magdala sa'yo ng progress. Okay, so ito siya. And King of Air, sinasabi ng Burahan na speak your mind with confidence, seek out professional advice, balance mental and emotional consideration. So, yun, same din dito, sinasabi ng Burahan sa'yo na punong-puno ka ng inspiration. Ang dami mong gustong simulan, ang dami mong gustong puntahan, punong-puno ka ng wisdom. Ideas. So, kung ano man ito na naiisip mo sa ngayon, ano man ang laman ng puso at isip mo, speak your mind with confidence. So, be confident. And if ever na hindi mo sigurado, like investment or mga negosyo or posibleng gusto mong mag-invest sa bahay, lupa, or gusto mong mag-apply ng trabaho sa ibang bansa, or gusto mong mag-relocate or magbago ng parang rerouting siya, 'di ba? Direction sa buhay. Seek professional advice. So, like for example, humingi ka ng advice sa mga abogado, sa financial counselor, advisor. And kailangan natin ng balansehin ng ating mental, yung ating isip at puso dapat synchronize sila, balance sila sa kung ano man ito na decision making na gagawin mo. And if you're waiting for someone na posibleng relationship, may isang far sign dito na posibleng papasok sa buhay mo na pwedeng magpakilig sa'yo, or posibleng siya ay makapagbigay sa'yo ng inspiration, or posibleng magbigay siya sa'yo ng tulong. Okay? So, pwedeng makikilala mo siya sa mga establishment, sa komunidad, sa kung saan pa man na maraming tao. Okay? So, ano pa ba? February. Okay, so the World card. So kung ano man ito na naiisip mo sa ngayon, ano man ito na mangyayari sa buhay mo, is parang dadalhin ka ng buwan ng February sa another world. Diba? Parang bigla kang magkakaroon ng sobra-sobrang motivation, yung empowerment. Feeling mo lahat ng gusto mo, kaya mong i-manifest. Sobrang lucky, fortunate yung buwan na ito para sa'yo. Kasi the World card is a positive endings na pwedeng mag-result sa progress. Like for example, malapit ng graduation, natapos yung contract, makaka-uwi na ng Pilipinas, and yung iba sa inyo dyan is pwedeng nasa Pilipinas lang, malapit ng mag-retire, or dito sa the World card is accomplishment. May ma-accomplish ka sa buwan ng February, may ma-achieve ka, parang wish fulfillment siya na parang God-given gifts sa'yo na isang milagro. So, feeling mo fulfilled lahat, parang lahat manifested lahat ng ginugusto mo, dreams mo lahat, parang wala ka nang hahanapin pa. Sobrang thankful and grateful ka. So, eto siya. Okay.
Okay, so birthday month, March is number 16. So number 16 is number 7. Archangel Chamuel, sa buwan ng March, sinasabi sa iyo dito na napaka ang buwan mo na tawag dito, ang buwan na birthday month normally yung mga Pisces is may natatanggap silang biyaya, spiritual, financial or emotional. So etong number 16-7 na to, isang napaka-importanteng life event sa buhay mo, isang powerful revelation galing sa ating Panginoon, sa universe, maraming sekreto ang posibleng mabubunyag or ibubunyag mo. Siguro may tinatago ka, may mga secrets ka or may mga gusto kang itago, and then oras na siguro, March na, oras na para sabihin sa mga tao kung ano yung nangyayari sa buhay mo or kung ano man ito na tinatago mo. And kung ano man ito na secrets or ano man na revelation, ito yung magdadala ng pagbabago sa buhay mo. So it's time to spread your wings. And sobrang lucky, sobrang fortunate, diba? From January, February, March, makikita mo dito, Pisces, na sobrang lucky, financially, emotionally, spiritually. Kung makikita mo dito, nandito si Archangel Chamuel. So, sa buwan ng March, since it's your birthday, siguro si Archangel Chamuel is naandyan, diba, sa buong buwan ng March para ibigay sa'yo yung assistance, yung protection na kailangan mo. Time to spread your wings. So, yung plano mo from January and then February, pwede mo siyang i-execute pagdating ng March. Okay? So, huwag kang matakot. Be confident. Yun nga sinasabi sa'yo ng February. February na kailangan mong maging confident. Sorry, guys. And etong significant life event na to, marami. Posibleng may kakasal, may mag-celebrate ng birthday. Siyempre, birthday mo. Mayroong wedding anniversaries, may declaration of like mga invitations, sa wedding, baptism, o kung ano man to na occasion. So, marami kang pwedeng i-celebrate sa buwan na to. Hindi lang yung birthday mo, kundi yung mga blessings na natanggap mo or matatanggap mo dito sa buwan na to. Okay. Ano pa ba? March. Pisces. March, Pisces. Okay, March. Wow! O, diba? So, kasasabi ko lang sa'yo kanina. So, yung buwan ng Marso mo is parang, ano, wish fulfillment. Punong-puno ka ng pag-asa. Punong-puno ka ng blessings. Punong-puno ka ng pag-asa. Abundant, diba? Abundant energy to. Yung inspiration mo from January until now, no, March, January, February, March, ay sobrang, mas nagle-level up siya. And feeling mo, yun, from January to March, parang yung feeling mo is, lahat ng wini-wish mo, ginagrant ang Panginoon. Kung makikita mo yung baraha mo, sunod-sunod na 3 months is parang ano, binibigyan ka ng panahon ng Panginoon para i-enjoy kung ano yung kailangan mong maranasan na kaligayahan dito sa mundong ibabaw. Siguro karmic justice, it's payback time. Siguro naging maganda yung ginawa mo sa yung past lives. Or siguro, ito yung good karma mo. Siguro hindi ka masamang tao or marami kang natulungan. Pero, inabuso ka siguro. So ngayon, syempre, nakita yun ng Panginoon, nakita yun ng universe kung gaano ka kabuting tao, kung gaano ka ka-grateful din na tao. So, binabalik lang sa'yo. So, etong the star na ito is napakaganda kasi money, infinite abundance, maraming pera, maraming material na bagay dito. Inspiration, ang dami-daming inspiration, ang daming mararamdaman yung fulfillment. And faith, sobrang parang maluluha ka dito, sobrang maiiyak kasi sobrang saya sa tuwa kasi feeling mo yung mga mahal mo sa buhay na namayapa na, spiritual helpers, guides, angels, archangels, ang ating Panginoon, ang universe, ay nagtutulong-tulong sila para ibigay sa'yo yung satisfaction na parang ano, minuwish mo or minamanifest mo. Sobrang ganda na ito, guys. Okay? Okay, so tingnan natin, ano pa ba?
Ano pa ba? March Pisces. Knight of Wands. So, yun. Relationship, work, relationship and work. Sinasabi ng Baraha mo dito na sobrang excited ka. So, if ever man na single ka or kahit na in a relationship ka, pwedeng kayo ng karelasyon mo, kalibin partner, asawa, boyfriend, girlfriend, ay sobra kayong grateful, masaya, excited sa kung ano man itong life experience na to, sa significant life event na to na nangyayari sa buhay mo. So, parang, alam mo yung pakiramdam na nasa tuktok ka ng tagumpay. Alam mo yung pakiramdam na nandun ka sa tuktok ng pinakamataas na bundok, pinakamataas na building na nakikita mo lahat ng nangyayari sa paligid mo. Na parang, pagtanaw mo sa baba, maiisip mo yung marami kang pinagdaanan bago ka makatungtong dyan sa tuktok na yan. So parang, marirealize mo na hindi madali. Hindi madali yung journey mo. And mas lalo kang magiging grateful, mas lalo kang magiging thankful, excited, passionate. Mas, like for example, ang tagal mong walang trabaho, bigla kang nagkaroon ng trabaho, sobra kang magiging thankful. And siguro ano, may manganganak dito, may magbubuntis, malalaman nilang buntis sila or pwedeng manganganak. May mga graduation na parating. Inheritance, ang dami ditong posibleng mangyari. Okay? So, punong-puno ng saya yung March mo dito. Hindi lang dahil sa birthday season mo, kundi dahil sa mga blessings, sa mga life events na pwedeng magbigay sa'yo ng sobra-sobrang blessings. Okay? Thank you, guys. Okay, April. April is magician. Wow, it's a magic. Major arcana to, guys. So, April 1. So, April Fools, pero hindi naman siya related dito sa Baraha mo. So, April, Archangel Raziel. Nandito si Archangel Raziel. Ang galing ng Baraha mo kasi dalawa yung angels dito, tatlo. Tatlo yung angels sa 6 months, first 6 months, tatlo yung angels na present sa reading mo. Number 1. Okay, so number 1, Archangel Raziel. So, dito, if for example, ang dami mong mga plano from January, March, or I mean January, February, March, and may kailangan ka ng pagdesisyonan siguro. April is a decision making. Handang-handa ka na. Parang, alam mo yung ano, etong January, February, March is naghahanda ka. Like, yung iba sa inyo dyan is magta-travel, mag-work abroad, mag-work sa kung saan man na lugar. Syempre, naghahanda sila. Una, papers, pera, or kung pa man. So, April is ready ka na. Diba? Parang handang-handa ka na para sa April sa kung ano man ito na gagawin mo. So, magician. Ang magician is parang nagtataglay siya ng lahat ng area sa buhay mo. Money, career, financial, emotional, spiritual. Diba? So, nandyan yung pentacles, swords, cups, and then fire. Diba? Once. So, handa ka na. You are ready. Okay? Nandyan na sa'yo eh. You have the resources. You have the power, the ability to manifest life. Okay? So, manifest success or kung ano pa man. So, ibig sabihin, handang-handa ka na, ready ka na, wala nang problema, kumbaga sa pagluluto. Kailangan mo na lang na i-on yung lulutuan mo, ilagay mo yung kawali o kaldero para magluto ka na. So, yung ingredients na chop na, okay na lahat, wala nang problema. So, April ganun, nasa new beginnings ka na. Parang, di ba yung mag-go ka na dito. Ito yung ready, set, go. Di ba? So, okay. Okay, tingnan natin. April. Okay, April 2. Okay, April. Sa April card mo, sinasabi ng Baraha na negativity, worry, and sleepless nights. Alam mo kung bakit ka dito nakakaramdam ng stress sa April? Kasi ano eh, like for example, handa ka na eh. Like isang estudyante,
April yung exam niya, yung interview. Naghanda siya from March, from January, February, March ng preparation niya para sa pag-take ng exam. And eto na yung month na to. Syempre, makakaramdam ka ng konting stress. And overwhelmed stress ito. Hindi yung stress na may problema ka, stress na dahil may hindi magandang nangyari sa'yo. Hindi. Eto yung buwan na stressful ka dahil sa sobrang excitement mo. Okay? And sinasabi ng Barrasier dito na makinig tayo sa ating intuisyon. Okay? And huwag tayong masyadong mag-alala. Diba? So, yun lang ang kailangan. Huwag kang masyadong mag-alala. Balanse. Hindi ka dapat nag-aalala. Like, huwag kang mag-guilty sa mga blessings na matatanggap mo. And yun, huwag kang mag-alala sa mga possibilities. Okay? Kasi sinasabi ng dalawang barahang yan, Seven of Swords and Judgment, na useless yung pag-aalala mo eh. Useless kasi itong April na to na buwan is para to sa'yo, para ma-enjoy mo eh. Because you're ready eh. Decision making na lang, judgment na lang ang kailangan mo. So it's your judgment period. So kailangan mo mag-desisyon, lumabas ka sa comfort zone mo. I-execute mo na yung plano mo. Kasi pag hindi mo yan ginawa, kung hindi, sayang yung effort mo from January, February, March, kung hindi mo gagawin. And yung takot na nararamdaman mo, yung mga overthinking na yan, pwede niyang nakawin yung success na mayroon ka or darating sa'yo sa buwan ng April. So, yung fear, harapin natin yan. Kasi pwedeng, etong mga kinakatakutan nyo na to is magiging lason siya. Magiging hindrance siya, magiging hindrance o magiging sagabal siya sa success mo. Okay? So, which is unrealistic siya. Kaya meron kang damon. Unrealistic yung fear mo eh. Diba? So, May is High Priestess. Magkasunod lang sila, 1 and 2, High Priestess. Major Arcana din to. So, major events din. Sinasabi ni Archangel Haniel sa'yo na makinig ka sa intuition mo. Have patience. Consider carefully what you want before acting. So yun, kailangan natin na magkaroon ng pasensya. Huwag tayong masyadong magdesisyon ng padalos-dalos. Like, for example, kung ano lang yung naisip natin, gagawin natin. Pag-isipan natin ng mabuti, prayer, makinig ka sa intuition mo, makinig ka sa sinasabi ng puso mo, ng isip mo. Okay? Consider carefully what you want before acting. Okay. Huwag na huwag kang gagawa ng desisyon na hindi mo pinag-iisipan. And pagdating ng May, ang dami-daming mga events na pwedeng magpabago sa buhay mo. Okay? And Queen of Earth, gracious, practical, and capable. Ready ka eh. Diba? From here, from Magician na April, May, ready ka pa rin eh. Financial, sinasabi ng Barrasio dito na wala kang problema sa financial. Kasi nakaipon ka eh. January, February, March, April, May. Siguro ano, wala kang masyadong problema sa pera. Kasi may sapat kang ipon. And gracious, ibig sabihin, impress siya. Financially stable siya. And ngayon, sinasabi ng baraha, capable ka sa lahat ng action. So, capable ka sa lahat mong plano. So, huwag kang mag-alala. Huwag mong isipin yung what if. What if? Kasi, uli, ready ka na dito sa magician na to eh. Parang sinasabi, you have the resources. Nandiyan na sa'yo lahat. Walang problema sa'yo eh. Okay? Lahat ng kailangan mo, ipoprovide yan ng Panginoon. Okay? Okay, so next. High Priestess na May. Okay, Eight of Cups. Oh, diba? So, moving on. Move on. Action. Yun yung sinasabi ng baraha sa'yo. Itong Eight of Cups is parang sinasabi ng baraha na if ever na kailangan mong magpahinga ka. If ever may mga situation, may mga tao, events na nag-trigger sa yung emotion. Kasi meron dito sa May na siguro ano, impatient na Pisces. Parang ang tagal naman, ganito, ganyan. Huwag kayong masyadong magalit, huwag kayong masyadong mag-alala, huwag kayong masyadong ma-stress. Yun yung sinasabi.
Eight of Cups, ignore. Ignore negativities, ignore negative thoughts, self-negative thoughts, and ignore expectation. Or ignore mo yung mga bagay-bagay na hindi mo naman mapapakinabangan sa buwan na to. And dito sa June is Two of Earth. Ang Two of Earth mo is maraming events, maraming pangyayari, di ba? Too much going on at once. So, multitasking, ang dami-dami, busy-busy ka sa June. Maraming nangyayari sa buhay mo, okay? And may kailangan kang gawin na decision, okay? So, sa decision making na gagawin mo, consider a more playful approach. So, ibig sabihin niya, ano man itong kailangan mong pagdesisyonan sa buwan ng Hunyo, kailangan mong magdesisyon na isipin mo na yun yung magdadala sa'yo ng happiness. Or pwedeng, ito yung decision making na pwedeng magbigay sa'yo ng relaxation. Di ba? Yung parang, ang decision na to is pwedeng magbigay sa'yo ng smile. Pwede kang maka, tawag dito, relax, parang ganun. So, Two of Earth, balance sa pera. Maraming pangyayari sa buhay mo na siguro nangangailangan kang mag-spend ang pera, pero balance pa rin. Walang masyadong problema sa pera dito. Pero may decision making ka na kailangan na gawin. Okay. June. Wow. So, maganda talaga yung barahang. Ito yung first half ng 2024. Sobrang ganda, Pisces. Page of Earth. Nakikita ko, sir, dito may posibleng good news. Posibleng makatanggap ka ng letter, makatanggap ka ng message, email, chat. May posible ditong graduation. May anak ka ba nag-graduate? Or pwedeng ikaw yung nag-masteral, doctoral, gagraduate ka. Dito sinasabi ng barahan na sobrang maganda to. It's a good news tungkol sa money, tungkol sa lahat ng area sa buhay mo. Makikita mo dito, masaya. Masaya itong taong ito kasi hawak niya eh. Hawak niya yung magandang balita. Hawak niya din yung libro or parang yung wisdom. So, sobra siyang handang-handa sa kung ano man itong good news na darating sa kanya sa buwan na to. Okay? And happy moments to. Celebration. Okay. And last card natin dito sa June. June. Okay, oh, 'di ba? So same din, Ace of Swords and then Page of Earth, same din. So, maraming magagandang balita. Good news, pwedeng solusyon sa iyong problema, solusyon sa iyong mga inaalala. Napakaraming magagandang balita, napakaraming new beginnings dito, communication. Parang ang June na to is ang dami-dami mong matatanggap na mensahe. So, comment down below. If ever na nanonood ka sa ngayon, mag-wonder ka, bakit ba? Ano ba yung events sa June? Kasi marami kang mensahe na matatanggap. Maraming letters, chats, pwedeng yung messenger mo, pumuputok yung messenger mo. So, ang dami-dami ditong good news. Parang, ano, sabay-sabay na good news sa buong family nyo. Pwedeng isang miraculous blessings na isa-shower sa inyo ng universe sa buong pamilya mo. Pwedeng hindi lang ikaw ah. Pwedeng ikaw ay sobrang mabibless. Yung kapatid mo, yung pamangkin mo, magulang mo, asawa mo. So, sobrang napaka-blessed ang buwan na to para sa'yo. Okay? So, yun guys. Okay, tingnan natin ang second half ng 2024. Medyo matagal tong reading natin, guys. So, panoorin nyo. Siguro, 1 hour, 40 minutes. Okay, tingnan natin. July, August, September, October, November,
December. Okay. So, July natin dito is mayroon kang 5 of cups. Is 5 of water. Meron dito, siguro ano, may mga pagdating ng July, meron kang mararamdaman na disappointment sa usaping relationship. Medyo hindi mo nakikita yung positive sa isang situation. Pwedeng naghihinayang yung iba sa'yo dyan. So, medyo naghihinayang ka sa mga hindi mo nagagawa. Like, restriction. So, ibig sabihin, yung iba sa'yo dyan, pwedeng gusto nyong magtrabaho, pero hindi kayo pwedeng magtrabaho kasi kakapanganak nyo lang, or pwedeng kagagraduate nyo lang, parang ganun. So, medyo impatient dito yung iba. So, things not turning out the way you'd hope. Hindi mo masyadong, parang may nararamdaman na lungkot, konting lungkot or disappointments, or medyo impatient siya. Gusto niyang gawin kung ano yung gusto niya, pero hindi niya magawa. Parang ganun. Okay. July. Eight of Fire. Diba? So, yun. Kaya ka sobrang malungkot dahil, or hindi naman sa sobrang malungkot, nangihinayang ka lang. Sobra kang busy. July is sobrang busy para sa'yo. Napaka-busy mo sa buwan ng July. Multitasking. Ang dami-dami mong responsibilities. Ang dami mong kailangan na isettle. Marami kang kailangan na ayusin. Parang ganito. Papeles, dokumento. Kailangan mo mabilis. Mabilis ka dapat na kumilos. Ang daming activities, diba? So, multitasking. Siguro ano, busy-busy ka, may negosyo, nag-travel, parang ganun. So, yun ang nakikita natin dito. And next natin is yung July, August. August is 4 of Fire. It's a 4 of Wands. Ang galing na ito. So, balance kasi kahit multitasking ka, kahit busy-busy ka sa buwan ng July, pagdating ng August, sobrang contentment, sobrang saya ang mararamdaman mo. Contentment, contento ka, peace and abundance. And a happy home life, the successful completion of a project. So, pwedeng, eto yung ginagawa mo from July, di ba? May kailangan kang ayusin sa July, pwedeng nagpapatayo ka ng bahay, bumibili ka ng lupa, or pwedeng celebration para sa family. May gusto kang gawin, may iba sa inyo na lilipat ang bahay, may iba sa inyo na mag-change ng direction, mag-change ng residence, mag-change ng company. So, siguro yun yung dahilan kung bakit ka busy-busy para sa buwan ng July. And pagdating ng August, contentment. Contento ka sa kung ano yung ginawa mo, peaceful and abundance. Masaya yung home life mo, personal life. Successful din kung ano itong project mo, it's either work or business. Okay. August to. August is 8 of Air. So, yun. Dito sinasabi ng barahan na no more self-doubt. No more confusion. Kasi yung 8 of Swords na nararamdaman mo dito sa July ay posibleng biglang mawala. Maayos yung problema mo or pwedeng maayos yung schedule mo. Siguro, ano, yun. Ang dami-dami mong mga aasikasuhin ng July. Tapos pagdating ng August, masisettle mo yung schedule, masisettle mo lahat ng, parang mababalansin mo yung priorities mo. Okay? And September, meron tayo ditong 8 of Air. So, it's a 8 of Air din. Same din dito. May illusion lang. Pagdating ng September, may iba sa inyo dyan na medyo makakaramdam kayo ng feeling nyo lang, na trap kayo, or medyo mawawalan kayo ng confidence. And yung iba is wala sa mood, wala silang interest na gumawa ng decision. So, pwedeng nagpapahinga. Kasi, kung makikita mo to, sinasabi ng barahan na mga ano lang to, illusion mo lang, di ba? Mga self entrapment, di ba? Illusion. So, wala namang katotohanan to na nakakulong ka sa estado mo, sa situation mo, sa love life or sa trabaho. Wala, walang katotohanan to. Kumbaga, sa isip mo lang, may isip mo lang, or siguro may mga konting hormonal imbalances yung iba sa inyo dyan, pagdating ng September, or marami kayong mga negative thoughts
Kasi pag yung tao walang ginagawa, siguro nakabakasyon ka dito. Nakabakasyon ka sa buong buwan ng September or wala kang ginagawa. So, medyo ano tayo, idle yung pakiramdam natin. So, pag wala tayong ginagawa, kung ano-anong naisip natin. Okay? Okay, September transformation. O, diba? So, sinasabi ng Brazier dito na yun, huwag kang masyadong mag-isip ng negative. Kasi yung September mo is a realization mo yan, number 7, na sinasabi na marami kang marirealize, maraming magbabago sa buhay mo, and makakaramdam ka ng freedom. Diba? So, may mga tao kasi, like, yung iba sa inyo, hindi sanay na nagpapahinga. Yung iba sa inyo, hindi sanay na walang ginagawa. Like, hindi nagtatrabaho. So, siguro this month ng September, nakabakasyon ka, first vacation siguro, dahil bago kang panganak, or pwedeng kailangan mong i-consume yung leave of absence mo, or kailangan mong magpahinga. And yun ang parang hindi matanggap ng iba. Diba? Pag wala kang ginagawa, parang feeling mo stagnant ka na. So, no. Etong September nito is, dito mo marirealize na, biglang nagbago yung buhay mo. Bago na pala itong buhay mo. And you are free to decide. And i-enjoy mo yung pagiging idol mo. Diba? Kasi may mga tao na yung pagkakaroon nila ng solitude time, ng hermit time, is minamasama nila. Diba? May mga taong like, pagtahimik, parang iniisip nila, ang lungkot naman, ganito, ganyan. Pero may mga tao na mas na-enjoy nila yung katahimikan. Okay? So, October, number 20, Archangel Jeremiel, sinasabi ng Brazier dito na may kailangan kang, pwedeng may renewal, renewal ng relationship, 10th year, wedding anniversaries, 20, 40, 50, parang gano'n. So, or mayroon ditong mga renewal ng documents, kailangan mong mag-travel, kailangan mong umalis, pumunta ng ibang bansa, lumipat ng ibang lugar. So, kailangan nating i-review and evaluate yung ating situation. And sinasabi ng barahan na oras na para sa bagong direksyon. Oras na. So, eto na. For example, sa buwan ng masasabi natin siguro na okay, July, August, September, nagpapahinga ka. At pagdating ng October, eto na. Eto na, uusad na ulit yung buhay mo. And pwedeng ikaw ay yun, kailangan mo ng pumasok sa bagong direksyon, kailangan mo ng balikan, renewal. Anong tawag dito? Babalik ka sa dati mong gawi, babalik ka sa dati mong hobbies, babalik ka sa dating back on track. Diba? Parang ganun sinasabi. Okay, October. Plus, nandito si Archangel Jeremiel. So, bibigyan kanya ng wisdom, bibigyan kanya ng choices para maisip mo kung ano yung mga tama mong desisyon sa buwan na ito. Okay? And, meron ka D.O., di ba? Seven of Earth. So, Seven of Pentacles. Investment assessment. Ganun din. So, yun. Sinasabi ng Brazier dito. Posibleng naghihintay ka ng isang lump sum. Malaking halagang pera. Limpak-limpak na salapi. O pwedeng bonus or nagbenta ka ng bahay or kung ano pa man. Basta may ginawa ka na from your past na siguro may pinautang ka. So, dito sinasabi na naghihintay ka ng harvest season. So, pwedeng may kailangan kang i-assess sa sarili mo or may kailangan kang gawin habang naghihintay ka. So, be patient. Okay? And eto naman, guys. Eto naman na November natin is Queen of Water. Queen of Water, if you're in a relationship or wala kang relationship, may asawa, may boyfriend, may girlfriend, may ka-living partner, single, lahat kayo makaka-resonate dito dahil posibleng magne-next level yung relationship mo. Kung single ka, magne-next level yung relationship mo sa sarili mo. Mas lalo mong mamahalin ang sarili mo. May ibang single na mas lalo silang mag-i-enjoy na single. May ibang single na makakatagpo ng ka-relationship or magiging parte ng relationship nila. Or posibleng may ibang in a relationship na mas lalong magiging in love sa kanilang relationship and next level na yung kanilang may kakasal siguro or pwedeng may magse-celebrate nga na renewal of vows nila. Okay? So, kailangan ng pagmamahal, self-love, and love sa ibang tao. Yun yung kailangan mo sa
October. And page of water, sensitive, open heart, o, ganun. Ganun pa rin. Maraming suporta ka. Maraming suporta ka na matatanggap sa buwan ng November. Emotional support. And at the same time, makakatanggap ka din dito ng mga advices. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na if ever natakot tayo, kasi 'di ba may iba sa inyo diyan Pisces na maraming beses nang niloko, in-scam, kahit kapamilya, usaping pera, emosyonal, palagi kayong nagiging biktima ng ganun. And dito sinasabi ng Page of Water na buksan mo ang iyong puso ngayon. Okay, open your heart, open your space. Huwag tayong masyadong mahigpit sa boundaries natin ngayon. And yun, papasukin natin yung kung anong gustong pumasok na swerte sa buhay natin in terms of relationship or money. Okay? And December, last card natin ng 2024 is the Wheel of Fortune. Nandito si Archangel Michael. Wow! Kailangan yung i-congratulate. Diba? O narinig yung fireworks na yon. So it's a confirmation. It's a 10. Number 10. It's a positive endings, achievement, satisfaction, abundance and success. Nandito si Archangel Michael sa buwan ng December mo. It's a time of positive change. Oras ito ng mga lahat ng positive na pagbabago ay mangyayari ngayong December. Okay? May situation sa buhay mo na mabilis na uusad. Diba? So, fortune, good fortune is on your side. And Archangel Michael, siya yung magiging protection mo sa buong buwan ng December. Ang buong buwan ng December mo ay ito yung time na sobra kang magiging masaya. Maraming changes, marami kang plano. Nauusad sila ng mabilis, mabilis na mabilis, like parang kidlat lang. And good fortune, good luck is on your side. Okay? And oh, diba? So, nakikita mo dito yung Three of Water. So, resonated siya. Resonated siya sa buwan ng December. Kasi sinasabi na punong-puno ng celebration yung December mo, 2024. Punong-puno ng celebration with friends, with family, with communities. And maraming-marami kang isi-celebrate. Maraming-marami kang isi-celebrate na parang ito ay isi-celebrate mo dahil sa napakagandang nangyari sa'yo sa 2024. So, sobrang-sobrang blessings kasi. Sobrang-sobrang blessings yung matatanggap mo. Marami kang biyaya na matatanggap. Connection. Protection. Love. Abundant success. Recognition. Rewards. Awards. Lahat ng yan matatanggap mo sa 2024. Kaya sinasabi ng baraha dito na sobra kang grateful dahil dyan magse-celebrate ka sa buwan ng December dahil sa mga nangyaring pagbabago sa buhay mo. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha. Ito yung short message, short reading para sa inyong lahat, Pisces, from January until December 2024. Maraming salamat guys! Bye!